Hello, good morning sa inyong lahat. Good morning everyone. Good morning sa lahat ng mga Momshies. Welcome back to my channel. This is Momshie Liz. So for today's video ay about dun sa mga naghahanap ng foreigner boyfriend. So lahat ng mga single, lahat ng single mom, itong video nito ay para sa inyo. So makinig kayong mabuti at bibigyan ko kayo ng mga tips paano tayo makakahanap ng boyfriend na foreigner. Kasi alam ko marami nagtatanong din sa akin kung paano humanap ng boyfriend na foreigner. So, alam ko na marami din sa inyo ang interested about this. At alam ko din na alam ninyo na may boyfriend akong foreigner, isang Australian na yun si Daddy Barry. So, today, this video is for you. Lahat ng mga single, shout out sa inyo lahat, lahat ng mga single, lahat ng mga single mom na gustong humanap ng boyfriend na foreigner. So, eto na ang video ay para sa inyo. Okay, so, sana makatulong sa inyo ito. At actually, marami na rin akong natulungan. At this time, gusto kong gumawa ng video na to para marami ang makapanood, para marami din akong matulungan. So, number one natin na tatandaan. Siyempre, mag-aarap muna tayo ng mga sites na may mga, na mga dating sites na merong mga foreigners na naghahanap ng mga partner din nila sa ibang bansa. So, usually, ang mga foreigners, pinakagusto nila ang mga Pilipina. The best sa kanila ang Pilipina among all Asians. So, yun ang lagi kong naririnig at yun ang mga sinasabi nila. So, ngayon, yun ang number one na gagawin natin yung site muna. So, ibibigay ko din sa inyo yung site kung saan ko nakilala si Daddy Barry. So, and marami pa rin iba't ibang mga sites na pwede ninyong makita through internet. So, yan. At para sa akin, the best na site yung aking site na pinanggalingan kung saan ko nakilala si Daddy Barry. So, yon. At pag nakita nyo na yan, i-comment ko below yung site. And then, pag na-click nyo na yan, mag-sign up kayo. So, pag nandun na kayo sa site at magsa-sign up na kayo, please lang, maging honest po tayo. So, yun isang another tip na ibibigay ko sa inyo. Maging honest po tayo kapag tayo ay nag-fill up ng application doon sa site na yan. Kasi po, ang mga foreigners, gusto nila yan honest. Kasi marami din akong nakitang mga ladies, mga women, na hindi nila inilalagay yung tunay nilang picture, hindi nila inilalagay yung tunay nilang pangalan at mga kung ano-ano pang mga informations na hinihingi sa kanila, hindi tunay. So, may mga point na dumating na sa point na ang kausap nilang foreigner ay naging seryoso sa kanila. Pero ang nangyari, na-disappoint si foreigner kasi lahat ng mga informations na ilagay niya doon ay mali, hindi tama. So, doon pa lang sa pag-fill up pa lang natin, maging honest na tayo kasi yan talaga ang gusto nila, yung pagiging honest ng isang babae, ng isang katulad natin. So, honesty, number one. So, ilagay mo yung pangalan mo doon, yung tunay mong pangalan, yung tunay mong picture, yung lahat ng information kung ikaw ba ay may anak, ikaw ba ay may trabaho, at kung ano-ano pa. So, marami naman doon na tinatanong, may mga options doon na pamimilian mo. At basta lahat ng mga informations doon kailangan i-fill up mo. Kasi kapag hindi mo fill up yan, pag chinek nila yung iyong profile at hindi kumpleto, nag-iisip sila, hindi ito ano, hindi ito totoo, scammer ito. So, ganun, iniisip nila, scammer yan. So, kailangan fill upan natin ang mabuti, fill upan natin lahat. And, paalala ko din sa inyo, yung paglalagay ninyo ng mga pictures, huwag po tayo maglalagay ng mga pictures na bonggang-bongga, yung gandang-ganda natin, nakabikini, hindi nila gusto yan. Oo, sabihin natin na yung mga foreigners, syempre, ina-appreciate naman nila yan, ina-appreciate nila yan, nakabikini ka, sexy ka, ganun. Pero hindi mo alam,
maraming mga foreigners na hindi magsiseryoso sa iyo. So ang gusto nila is simple lang. Yung maging simple tayo, kung ano talaga tayo, kung sino talaga tayo, gustong-gusto nila 'yan. Yung wag tayong masyadong bago mag-picture is magbonggang-bonggang makeup, mga ganun. Kung ikaw ay sumali sa pageant noon, ay yun ang ilalagay mo mga picture. Hindi po, hindi nila gusto yung ganun. Gusto nila yung natural na ikaw, na kung anong itsura mo talaga. So, yun ang napakaganda. And isa pa, wag po kayo maglalagay ng, magsusuot ng shades. Kasi pag nasusuot kayo ng shades, hindi kayo nila basta makilala. So, nadidisappoint sila. Hindi nila makita kung sino talaga yung taong ito. So, yun. And, pero yung salamin natin sa mata, kapag tayo ay may malabo ang mata, syempre marami meron na sa atin yung mga pata pa nga, malalabo na ang mata. So, okay lang yan. Kasi, malinaw naman yung makikilala nila tayo. Okay? So, yun. At basta maging honest tayo. Sa lahat ng bagay pagdating natin dyan sa dating site na yan, maging honest tayo. At, diyan magsisimula yung ating yung success natin sa paghahanap natin ng isang boyfriend o maging partner o maging asawa. Who knows, one day marami ng mga stories talaga na diyan sila nakakilala ng napangasawa nila, pinakasalan sila. So napakarami. So yon, at sunod na ibibigay ko sa inyong tip, yung halimbawa, nag-email sila sa inyo, nag-chat, kasi meron chat doon. So, halimbawa ganun. So, kausapin nyo sila, kausapin ninyo. Kasi meron kayong makakausap din yan na iba yung way ng pakikipag-usap sa inyo. Kapag sila, kung makipag-usap sila sa inyo, first time pa lamang na nagkausap kayo, nagka-chat kayo, kaagad-agad yung mga sinasabi niya, mga... Alam nyo na, meron kasi dyan mga about sa sarili mo, yung parang sasabihin sa'yo, pwede bang mag-send ka sa akin ng mga nude pictures, mga ganon. Ay, naku, tigilan nyo na yan. Huwag nyo nang bigyan ng attention yung mga ganyan. Kasi paglalaruan lang kayo ng mga yan. Kasi maraming mga ganyan na gusto lang nila may kalaro sila sa internet. So, hindi maganda yon. Kaya hayaan nyo na lang at humanap kayo ng iba. Kasi kapag ang isang foreigner is interested sa inyo, babasahin niya ng mabuti yung iyong profile and then babanggitin niyan ulit sa iyo yung mga fill up mo dun sa profile mo. Kaya dapat kung ano yung nasa profile mo, tatandaan mo yon, yung mga nilagay mo doon. Siyempre sa bagay, kapag ka naman honest tayo, totoo yung mga nilagay natin, alam natin yan, hindi natin yan malilimutan. So, inuulit nila yan. Sasabihin nila, oh, nabasa ko sa profile mo, ganito, mahilig ka pala sa dancing, mahilig ka pala sa volleyball, mga ganon. So, siyempre ganon. So, binibase niya doon, and then magtatanong pa yan sa'yo more about yourself. So, yon, kapag interested sila. And siyempre, kapag interested sila, puntahan niyo yung profile nila, basahin niyo mabuti kung siya ba ay ano bang trabaho niya, taga saan siya, nandun naman lahat yun eh. And then, kung sa tingin ninyo, siyempre dun sa conversation nyo naman eh, yung sa flow ng conversation ninyo, malalaman natin o mararamdaman natin kung interested ba siya, kung okay ba siya. So, malaya kayong magtanong dun about sa kanila. Tanungin ninyo kung ano ba yung meron sa buhay niya. Kasi minsan, hindi naman lahat nandun sa profile ay malalaman ninyo kung sino siya. So, sa inyong pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan, ay malalaman ninyo kung sino talaga sila. So, doon, at it takes time bago ninyo sila makilala. So, kung halimbawa, nakakita na kayo ng sa tingin ninyo ay okay sa inyo, mabait naman siya, number one yon, hanapin niyo yung mabait, yung yung pipigain ka na, ay kailangan araw-araw kausapin mo ako, lahat ng oras, ganon. If sabihin niyo sa kanila, oh may ginagawa din ako, hindi pwedeng bumabad ako dito, kasi merong mga ganon, parang bababad na lang ng bababad sa pakikipag-usap. Hindi naman tama yon, di ba? So
bigyan natin ng time din yung ating sarili. Huwag naman nating i-boost na natin yung time doon sa pakikipag-usap sa kanila. So, sabihin niyo yun totoo, na okay, so pwede tayong mag-usap ng ganitong oras, tapos pwede rin araw-araw, pero syempre marami akong mga gawain dito. So, ganun, mas gusto nila yon. Gusto nila yung ganun, na may mga, binibigyan mo sila ng time, kahit na sa kabila ng busy time mo, sa sarili mo. So, yun, masaya sila dyan, natutuwa sila dyan. And then, syempre, habang kinakausap nyo sila, malalaman nyo yan na, okay to ah. Pero kung tingin niyo mga ilang araw na nag-uusap kayo, meron kasi diyan na ano, sa unang araw, pangalawang araw, talaga nagpapakita sila na napakabuti nila, ganon, pero makikiramdam kayo kasi may mga time, halimbawa umabot na kayo ng 1 linggo hanggang 2 linggo nag-uusap, minsan doon na lumalabas yung mga kung ano talaga yung tunay nilang purpose. Merong mga ganon, dadahan-dahanin ka, kaya makikiramdam tayo ng mabuti. So, danas ko lahat yan. Kaya alam ko na at ako ay nanggaling dyan sa site na yan. Napakarami, iba't ibang klase ng lahi ang aking mga nakakausap dyan. Pero dahil matalas yung pakiramdam ko talaga sa una, pangalawang pakikipag-usap ko sa kanila, kahit pasabihin ang ganda-ganda ng profile nila, isa silang piloto, isang captain ng isang barko, or basta mga engineers, yung mga magagandang mga profession nakalagay doon. Pero kung ikaw naman ay, kumbaga hindi naman para sa akin, hindi ko gustong ugali mo, at medyo minsan may kabastusan, ay stop na kayo sa pakikipag-usap pagka ganon. So marami, huwag kayong mainip. It takes time na magkaroon kayo ng kakilala na mabuting tao. So marami dyan ang mabuting tao din. At syempre, napakarami din ang mga scammers. Actually, ito, isang tip na ibibigay ko din sa inyo is, kapag ma-scammer yung mga yan, tatandaan ninyo ito. Sasabihin yan sa inyo, kapitan ako ng isang barko, or piloto ako, or engineer ako, o ano pa man, may mga project akong malalayo, so hindi ako makakapag-video call, pwede ba tayo mag-usap lang sa email lang, mga ganun ako, huwag na kayo. Kasi naranasan ko na yan. Meron akong trinay na ganyan na, sabi nga niya, isa siyang piloto. So, pag nag-i-email siya sa akin, grabe, pagkahaba-haba, sobrang haba ng email niya. Tapos binabasa ko naman, naku, dumating sa point na mga 1 week kami nagpapalitan ng email, dumating sa point na umihingi siya ng tulong, humingi ng tulong sa akin, na ang sabi niya sa akin is malayo siya, hindi siya makapagpadala ng pera doon sa kanyang anak, pwede bang tulungan ko muna siya, at papalitan niya rin yung halagang yun pag ano niya, pag nagka-day off siya, papalitan niya at dodoblehin pa niya. Naku, pagka ganun, stop nyo na. Hindi na maganda yan. So, hindi tama yon. So, yon. So, tatandaan ninyo yung mga sinabi ko sa inyo kasi talagang yan ay mga na-experience ko na. And besides, hindi lang ako, meron akong friend na ang naging ano naman, style naman is matagal siyang kinakausap. Alam nyo ba, naging ano sila, yung parang 2 months, 3 months silang nagkukwentuhan, nag-uusap. Napakabait. Napakaganda ng pakikitungo sa kanya. Pero, nung huli, nung mga naka 3 months na sila, ang sabi, magpapadala daw ng package sa kanya. So ngayon, nung pinadala na niya yung package, after 2 days, tumawag sa kanya. Ang sabi yung package ay na-stop doon sa Nigeria, mga ganun-ganun, cheche. Kasi hindi makadiretso dyan sa Philippines. Dahil nang kulang yung bayad ko, so kailangan na magbayad ka ng kahit $300, mga ganun. So ang halaga nung box ay nasa $800. So, nabayaran ko na yung $500. Siguro naman, hindi naman masama sa'yo na mag-share ka ng $300. Ganun ang sasabihin niya. So, tawag ng tawag doon sa kaibigan ko. Ngayon, lumapit sa akin yung kaibigan ko, sabi niya, meron bang ganun na, ano, na kailangan ko pang magbayad? Sabi ko, naku, hindi. Hindi,
hindi yan totoo. Huwag kang maniniwala dyan, scammer yan. Pero hindi siya naniwala sa akin. So, ang nangyari, nagpadala siya ng $300. After that, nag-disappear itong lalaking ito. So, di ba? Sayang. At ang sinasabi pa nitong lalaking ito ay, yung isang malaking balikbayan box, eh, nandun na lahat yung mga, yung napakagagandang mga gadgets, nandun na yung sabi na lahat mga Apple gadgets, yung mga laptop, merong mga iPad, may mga cellphones, at kung ano-ano, mga etc. Lahat ng magagandang bagay, sinabi na niya, ang laman ng box. At ang sabi pa niya, may perang inilagay doon sa loob ng box. Yun ang sabi niya, pero huwag kayong maniniwala doon dahil yan po ay scammer. Huwag po kayong naniniwala. So, yung mga ganon, stop nyo na, masasayang lang yung time ninyo. So, basta scroll lang tayo ng scroll, thousands of foreigners ang makikita ninyo doon sa site na yan. Sobrang dami. So, tiyagain lang po natin, isa-isahin natin basahin yung profile. Madalas dyan, araw-araw, mayroong magsisend sa'yo ng interest, mayroong magsisend sa'yo ng sulat, ng email. Ang gagawin ninyo, babasahin ninyo. So, tingnan-tingnan ninyo, timbang-timbangin ninyo din. Ano? And besides, yung mga yan, hindi lang isang kausap na mga yan sa totoong buhay. Sa totoo lang, hindi lang isa. Napakaraming kinakausap ng mga yan. For example, kausap ka na niya, kachat ka na, mga ilang araw. Hindi mo alam, meron din niyang ibang kinakausap. So, kapag ganun, na meron na tayo nakakausap, at sa tingin ninyo ay okay, huwag kayong masyadong aasa na siya na talaga. Kasi ang totoo niyan, marami kayong kinakausap niyan. Parabang isa sa mga judges ng isang beauty pageant. Ganon. So, 'di ba? Halimbawa lima yung candidates. So, dun sa limang yung pipili siya, lahat yung kinakausap niya. Pipili siya doon. So, ganon din sa atin. Ganon ang ginagawa nila na halimbawa lahat limang Pilipina kausap nila 'yan, kinakausap nila 'yan. So, tayo, akala naman natin is ang tagal na nating kausap is ano na tayo, kumbaga eh, eto na talaga, hindi. Huwag kayong basta aasa, at basta i-try ninyo, bigyan nyo ng time. Ganun talaga, kasi dito, tiyagaan talaga yung paghahanap. Kasi kapag may tiyaga ka, may nilaga. Yun na nga sinasabi nila, di ba? Yun yung kasabihan. So, ako, nagtiyaga talaga ako. Actually, madami akong nakilala, nakausap, before ko pa na-meet si Daddy Barry. Kasi, kumbaga, yung mga nakikilala ko, minsan, ilang weeks ko nang kausap, okay naman, biglang nagdi-disappear. Kasi, syempre, sa dami ng kausap nila, meron silang mga nagugustuhan. Mas gusto nila yung isang kausap nila. So, bigla na lang sila nagdi-disappear. Minsan, hindi na nagpapaalam. Hindi nagpapaalam yung mga yan. Bigla na lang mawawala at dun sila magpo-focus sa taong gusto nila. Sa mas gusto nila. So, yon ang ginagawa nila. So, tayo naman is tip ko din sa inyo. Hindi naman masama ito kasi syempre naghahanap tayo, 'di ba? Kumbaga, andun pa lang naman tayo sa stage ng friendship. So, yung pagka nakilala ninyo sila, so magiging friend ninyo sila, yan magkukwentuhan na kayo. So, syempre, hanap din kayo ng mga ilan. Halimbawa, meron kayong dalawa o tatlong kausap. So, tingnan ninyo, sa pakikipag-usap ninyo sa kanila, titimbang-timbangin din ninyo. Titimbang-timbangin ninyo kung sino ba talaga sa kanila yung mas matimbang. So, ganon. And then, kung halimbawa nakapili na kayo, talagang napili nyo na, dun na, at siya din, ganon din ang nangyari, na focus na rin siya sa'yo. Kasi, actually, kapag yan ay ano, kapag interested na yan at gusto niya, halimbawa, lima kayo o tatlo, ikaw yung napili niya. Sa totoo lang, araw-araw na yan, uunahan ka pa niyan, araw-araw na yan, i-message ka, araw-araw yan na pagising mo, may message ka na kaagad na mababasa, mangungumusta lagi yan, at lahat ng kung anong ginagawa niya, araw-araw, sinasabi niya yan sa'yo, yan, mga ganon. Tapos, minsan, hihingi na yan sa'yo ng cellphone number, tapos tatawag-tawagan ka niyan, tapos hihingi yan minsan ng, sasabihin niyan, oh, okay, I am very interested. So, pwede bang doon na lang tayo mag-usap sa, baka meron kang Skype, meron kang Viber, or ano pa mang means ng communication. Hihingi niya yan sa'yo. Kapag hiningi niya yan, it means interested siya sa'yo. So, kapag ganon,
Halimbawa, binigay mo na yung Viber mo, binigay mo yung cellphone number mo, entertain mo siya, kausapin mo siya ng kausapin. So, syempre, titignan nyo din kung sa tingin ninyo ay okay, edi pagpatuloy ninyo yung pakikipag-usap sa kanya. At alam nyo, tuwing makikipag-usap kayo sa kanya, maging honest kayo. Lahat, anuman ang nangyayari sa buhay mo, kung may mga pangyayari sa buhay mo na maganda, may ibabalita mo sa kanya, o alam mo, ganito, ganyan, o ang ganda na nangyari sa araw na to, yun, matutuwain sila. And then, kung meron namang, syempre, may mga pangyayaring hindi maganda din, pwede mo rin ikwento sa kanya. So, lahat na nangyayari din sa buhay mo kapag kayo okay na, yung friendship ninyo, focus ka na sa kanya, iniwan mo na yung mga iba mong kausap, siya na lang yung kausap mo. Lahat na ng ginagawa mo everyday, sasabihin mo sa kanya, pwede bang mamaya na lang tayo ulit mag-usap kasi pupunta ako sa ganun, sa ganito, or may lakad ako, yon. So, tapos pagbalik ko, i-message kita. Ganon, masaya sila dyan. Tuwan-tuwa sila ng ganyan. At isa pa, halimbawa, sinabi mo na mamaya pagbalik ko, i-message kita. Gagawin nyo po yun kasi umaasa yan sila. Umaasa sila. At once na hindi mo ginawa yun, isa, dalawang beses, tatlong beses na hindi mo na ginawa yun, madi-disappoint sila sa iyo. Kaya, dapat kung anong sinabi natin, gawin natin. Kasi, ganun din yan sila. Kung anong sinabi nila, yun ang ginagawa nila. So, yun mga mamis. Ano? At lahat ng sinabi ko sa inyo, tatandaan ninyo yan. At 100% sinasabi ko sa inyo, magugustuhan kayo ng foreigner. So, yun. At, halimbawa, ano na kayo, mga isang buwan, dalawang buwan na kayo nag-uusap bilang friends, mga ganyan. Meron dyan na no eh, dyan pa lang sa online, di pa kayo nag-meet in person, liligawan na kayo nyan eh. Liligawan kayo nyan, I love you na yan sa'yo, tapos ihintayin na rin yan yung kung sasagutin mo siya, mga ganon. So yun naman ay, sabihin na natin long distance, hindi nyo pa nakikita in person, kung sakali man dumating sa point na ganun, kasi kahit anong layo ninyo sa isa't isa, kapag nararamdaman ninyo na gusto nyo rin siya at gusto kanya, why not? Why not, diba, na more than friends na yung maging relationship ninyo? Kung sa tingin mo naman ay okay siya, ayos naman siya, wala namang problema, why not, diba? And then, after that, mag-set na yan ng pagpunta sa'yo, pagbisita sa'yo. Sasabihin niyan sa'yo, I want to see you in person. So, yon, gano'n na. So, sasabihin niya man sa'yo, I am not happy na dito lang tayo sa online. So, gusto kong makilala kita personally. So, yun, sabihin niyo sa kanila, yes. Siyempre, ako din, gusto din kitang makita in person. So, gano'n. So, sana, isa pang paalala ko sa inyo, yung huwag na huwag tayong manghihingi ng pera. Yung pera na yan, talagang yan ang uugat ng lahat. Tiisin ninyo kung kayo'y walang pera o ano man yung kalagayan ninyo, huwag na huwag kayong magsasabi ng pera sa kanila. Number one talagang yan, nadidisappoint sila. Ayaw nila yan. So, yan. So, hanggat kaya ninyo, subukan ninyo, makipagkita kayo sa kanya. Alam nyo ba, pag dumating na sa point na nakilala na kayo in person, nakita niya na totoo kayo sa kanya, lahat ng mga sinabi mo noong nasa online ay totoo ka, at kung ano yung nakita niya personal na nakita ka na niya, ay yun din yung nakikita niya doon sa online, mamahalin kayo niya ng todo. Sa totoo lang, mga single mom, mamahalin kayo niyan. Kahit pa sabihin may mga anak kayo, mamahalin kayo niyan yung pagiging honest ninyo, pagiging tapat ninyo. At kapag nakita nila, halimbawa talaga medyo ang kalagayan natin sa buhay is medyo hirap tayo, ipakita ninyo sa kanya, pero huwag kayong magsasabi. Alam nyo ba,
Once na makita niya ang sitwasyon ninyo, siya mismo ang magkukusa na magbigay sa inyo. At hindi na po yan titigil. Alam nyo, sabihin ko sa inyo, ako, nung magkakilala kami ni Daddy Barry, in 2 months time na nag-chat-chat kami online, binisita niya kaagad ako. Pero nung time na never na nagsabi ako sa kanya, kahit na ultimong yung pamasahe ko papuntang Manila para i-meet siya, hinanap ko pa yon sa totoo lang, para lang makapunta ako sa kanya. So yun, nakipagsapalaran talaga ako kasi nakita ko naman sa online napakabuti niyang tao. So ayun, so pinuntahan ko siya sa Manila. And then after that, nung nasa Manila na kami, sabi niya, gusto kong pumunta sa inyo sa province mo, sa inyong city. Gusto kong makita yung buhay ninyo doon. So yun, so sinama ko siya. Nung pagpunta namin doon, to nakita niya yung sitwasyon. Hindi naman talagang sobrang hirap na hirap sa buhay. Kumbaga tama din lang yung mga halimbawa, yung aking kinikita araw-araw is tama lang. So nakita niya yung sitwasyon na yan. Nung nakita niya yan, siya mismo kinausap niya ako isang araw bago pa siya umalis. Nung first visit niya, sabi niya, okay, ganito. Pagbalik ko sa Australia, bibigyan kita ng allowance monthly. At gusto ko na yung buhay mo is medyo magbago, sabi niya. Kasi nakita ko yung sitwasyon mo, kung ano yung kinikita mo, yun din lang yung panggastos ninyo. Kumbaga, wala kang kaluwagan. Parang ganon yung ano niya, yung ganon yung sinabi niya sa akin. Sabi ko naman eh, okay naman ako. Siyempre sa una, ganun tayo, medyo tatanggi ka muna. Wag mo agad-agad eh, agad-agad eh. Ay! Naku! Sasakmalin mo na kagad. Wag ganun. Kailangan eh, medyo pa, ano ka muna, pakipot ka ng konti. Ha? Ganun. So, sabi, okay lang naman ako, sabi ko. Okay lang naman ako. Sanay na ako sa ganitong buhay. O, siya na yung mag-i-insist. Siya na yung magpipilit sa'yo. No, hindi. Simula ngayon, na tayo na. Akong bahala sa'yo. O, diba? Ang sarap ng feeling, ang sarap ng pakiramdam na minahal ka na niya ng buong buo. Sinusuportahan ka pa niya. O, diba? Masarap ang buhay. So, yun mga mamsis, lahat ng mga single mom. Single mom lang. Lahat ng single mom at lahat ng mga single pa, para sa inyo itong video na to. Sana ay may natutunan kayo dito at ilalagay ko dyan sa baba ang site kung saan ko nakilala si Daddy Barry. And marami din mga ibang sites na pwede ninyong puntahan at tatandaan ninyo yung sinabi ko ulit. Kailangan maging honest tayo. So yun lang mga mamsis, and have a good day everyone. Sana nakatulong sa inyo ang video ito. Salamat sa inyo. At kung may mga tanong kayo, mag-comment lang po kayo below. And yun lang. And thank you so much for watching. Have a good day everyone. Bye! I love you all.